Gumawa ulit ng kasaysayan ang Barangay Ginebra doon sa laban nila sa Northport Batampier, kung saan nanalo ang Gene Kings sa pamamagitan ng isang buzzer beater ni Christian Stan Hardinger. Ayon sa latest reports, umabot ng 82,000 ang nanood doon sa Facebook live stream kung saan pinalabas yung PBA game ng Northport at Barangay Ginebra. At iyan ay sa Facebook pa lang, hindi pa kasama yung ibang platforms kung saan ipinalabas yung laban ng dalawa. At dyan natin ulit makikita na ang suporta ng fans ay nandyan pa rin sa Barangay Ginebra. Naging maganda yung laban dahil halos buong game naghahabol ang Gene Kings dahil maganda ang nilaro ng Northport Batampier, partikular na ito si Robert Bolick at si Greg Stotter, plus ang dating Gene King na si Jeric Balanza. Pero sa bandang huli, nakahabol ang Barangay Ginebra dahil nakikpit sila ng depensa at nag-hustle plays si Jumpet Aguilar, si Christian Stan Hardinger at yung iba pa nilang players. Ayon kay Coach Tim Cohn, dyan mo makikita yung eksperyensa ng Barangay Ginebra na kahit na dehado nung umpisa ay nakahabol pa rin noong bandang huli. Pagkatapos ng laro, kinausap ni Coach Tim Cohn itong si Greg Stotter at sinabi niya na humanga siya doon sa improvement ng laro ni Greg, kung saan ito nga ay naka-score ng 16 points at nakakuha ng 14 rebounds. Sinabi ni Coach Tim Cohn, ang nakita niya dito kay Greg na improvement ay yung mobility niya at yung lakas ng loob at lakas ng paglalaro. Dahil 42 minutes ang nilaro nito si Greg, pero kita naman natin na nasa kondisyon. Ganon din naman yung players ng Barangay Ginebra na nagpakitang gilas din, at of course yung dati nilang kasamahan na si Jeric Balanza. Sinabi ni Coach Tim Cohn na hanggang sa ngayon, maganda ang performance ng Barangay Ginebra, pero marami pa rin siyang gustong makita ang pagbabago, lalo na sa pag-umpisa nila. Dahil syempre mas maganda nga naman kung mas malakas sila sa umpisa dahil mahirap na raw yung naghahabol. Ganun pa man, kumpiyansa si Coach Tim Cohn na magiging handa na ang Barangay Ginebra para doon sa mabigat nilang laban sa Linggo laban sa San Miguel Beer. May posibilidad na matigil ang mga PBA games dahil balik ECQ na ang Metro Manila simula sa August 6 hanggang August 20. Sa ngayon pa lang, sinabi ni PBA Commissioner Willie Marshall na naghahanda na ang liga sa ganitong posibilidad. Dahil dito sa inilabas na utos ng ating gobyerno, bawal ang mga indoor sporting activities kabilang na ang basketball dito sa Metro Manila doon sa nabanggit na panahon mula August 6 hanggang August 20. Sinabi ni Commissioner Marshall na tinitignan na nila ang ilang probinsya katulad ng Batangas kung saan pwedeng doon ganapin ang PBA games. Ayon sa Commissioner, kinakausap na nila yung mga local authorities at nagpadala na sila ng sulat dito sa IATF para humingi ng permiso na gawin ng PBA sa nabanggit na lugar. Ngayon pa lang gusto na ng PBA na maghanda dahil syempre, for example kung mapili nga nila ang Batangas, hindi naman yan kaagad makapaglalaro doon ang PBA dahil kinakailangan pa syempre ayusin yung travel, yung accommodations ng mga players. At kung magta-travel sila mula dito sa Metro Manila hanggang Batangas, medyo mahirap yun dahil medyo malayo. Kaya sinisigurado ng PBA na lahat ng protocols at yung logistics ay maayos muna. Dahil dito, malaki ang posibilidad na matitigil ang laro dahil magpe-prepare ang PBA sa paglipat ng venue. Sinabi ni Commissioner Marshall na mahirap ito talaga pero ganyan ang sitwasyon ngayon at kailangan mag-adjust ng PBA. Sinabi nga mismo ni Magnolio Coach Chito Victolero na nanghihinayang siya kung matitigil yung laro dahil maganda pa naman ang momentum ng Magnolia Hotshots ngayon. Pero talagang ganyan ang sitwasyon ngayon at sinabi ni PBA Commissioner Willie Marshall na ang lahat ng PBA teams ay nagpe-prepare na sa ganitong posibilidad na talagang matitigil yung games at kinakailangan nilang ulit na bumalik sa pagpa-practice at baka ilang linggo bago ulit mag-resume ang PBA Philippine Cup. Pero sa ngayon, wala pang final dyan. So antabayanan muna natin ang magiging announcements ng PBA. Update muna tayo dito kay Paul Lee na na-injure doon sa laban nila ng Magnolia Hotshots sa Terra Firma. Itong si Paul Lee, nung pagkatapos niyang ma-injure yung ankle niya ay hindi na ibinalik to sa laro. Pero sinabi ni Coach Chito Victolera na umaasa sila na hindi ito magiging seryoso. Alam natin na itong si Paul Lee ay merong history ng mga injuries, kaya nung ito ay bumagsak ay marami ng fans ang nag-alala kaagad. Sinabi ni Coach Chito na i-x-ray nila itong kondisyon ni Paul Lee para malaman at kung madetermina kung ano ang nangyari. Pero ang preliminary findings nila ay mukhang hindi naman daw ito seryoso at makapaglalaro sa susunod na games ng Magnolia. Ayon kay Coach Chito, hindi na nila ibinalik ito si Paul Lee dahil syempre ayaw na nilang i-risk baka mapasama pa yung nangyari. Plus, alam naman natin na panalo na ang Magnolia doon
dahil natambakan na nila ang terra firma. Sinabi ni Coach Chito Victulero na ang focus nila ngayon ay siguraduhin na ito si Paul Lee ay wala lang malang injury dahil alam naman natin kung gaano ito kahalaga sa Magnolia Hotshots. Napag-uusapan pa rin ng injury, itong si Joshua Monson naman ay medyo grabe ang nangyari dahil yung kanyang right hand ay nasaktan talaga at hindi siya makapaglalaro ng 6 weeks. Effectively, wala na siya dito sa PBA Philippine Cup. Alam naman natin na mabilisan ang laro dito sa PBA at umaasa ang karamihan na itong terra firma ay hindi na makakaabante sa playoffs dahil kung wala si Monson, kanino pa sila pagpupunta pag kinakailangan ng scoring. So kung 6 weeks mawawala ito si Joshua Monson, ay hindi na ito makapaglalaro sa terra firma ngayong conference. Napakalaking dagok niyan para dito sa terra firma at pati na rin dito kay Monson dahil umaasa nga ang marami na ito ay magiging isa sa mga top players sa liga. Ganun pa man, although 6 weeks yung break dito kay Monson, maraming naniniwala na baka kapag-re-recover din to. Dahil kung si Robert Bolicay nakapag-recover mula doon sa kanyang ACL, yung right hand injury naman nito si Monson ay inaasahan ng marami ay mag-heal ito kapag nakapagpahinga na ang player. Si Mikey Williams na mismo ang nagsabi na hindi masyadong naging maganda ang kanyang debut dahil ito si Williams ay naka-score lamang ng 7 points at ang kanyang shooting percentage ay 2 out of 10 at yung kanyang 3-point shooting ay 2 out of 7. Ang number 4 pick to sa nakaraang draft ay nakakuha naman ng ilang rebounds at nakapagbigay ng assists. At sinabi ni Mikey, ang importante dyan ay nanalo ang TNT Tropang Giga 79-69 at dahil dito, wala pa silang talo sa loob ng dalawang laro. Samantalang ang Rain or Shine naman, dalawang sunod na talo pagkatapos manalo ng tatlong sunod. Sinabi ni Coach Chot Reyes na obviously hindi masyadong impressive yung debut nito si Mikey Williams. Pero ang nagustuhan niya doon sa nakita niya ay ito si Williams ay focus doon sa pagbibigay ng assist sa kanyang teammates. Ibig sabihin na gusto ni Williams ma-involve sa scoring yung mga teammates niya dahil alam naman niya na may kakayahan yung mga players dito. Katulad nila Jason Castro, Roger Pugoy at yung iba pa. Sinabi ni Coach Chot na 1 week pa lang nagpa-practice ito si Mikey Williams. So understandable na medyo mahihirapan siya talaga doon sa sistema na hindi pa niya kabisado kung ano ang laro ng TNT ng mga teammates niya pati na kung ano ang inaasahan sa kanya ni Coach Chot Reyes. Ganun pa man, umaasa si Williams na kapag nakapaglaro na siya ng mas maraming games at nakapag-practice na, ay mas gaganda ang kanyang performance. Tandaan natin si Joshua Monson nag-struggle doon sa first game niya, 6 points lang, pero doon sa sumunod na laro ay naka-24 points na ito. Marami ang naniniwala na ito si Williams, kung gugustuhin niya ay makaka-score to ng marami. Pero sa ngayon, ang gustong mag-focus ni Williams ay pagandahin yung performance ng kanyang teammates at hindi na bale yung kanyang personal statistics. Ganun pa man, sinabi ni Coach Chot Reyes na umaasa siya na sa mga susunod na laro ng TNT, ito si Mikey Williams ay mas maganda ang ipapakita sa opensa at maipapakita niya kung bakit siya kinuha na number 4 doon sa nakaraang draft. Shout out kay Mitchell Bron, Ronald Comilang, Joshua Giray, Raymar Reynon, JJ Sibum, Patrick Unabia, Evniel Salvador, Marlon Bautista, Aaron Manito, Richard Lawrence, Anthony Romero, Mark Andrew, Ray and Randy Reyes, Art Castro, Jordan and Jandre Di Malanta, Luñeza Family, RL Pinoy, Lenod Ojiatans, Andrew Añosa, Lawrence Lorenzo, Raymond Amoranto, Jose Pineda, Marvin Cruz at Eredat Boys, Mary Jane De Mesa, Christian and Lyra Arahan, Leo Guaping Talavera, Dennis, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Santillana Family ng Nueva Ecija, Jose Juntilla, Dexter Domer, John Cantos, Brian Andres, Dion Mercado, Jonel Alagon Family, RG Bueno, Raven Banyes at Judy Villarosa.